Hi guys! For today's video, dadalhin namin kayo sa Pinyo's Farm na malapit sa amin kung saan kami ay mag-pumpkin picking o pick your own pumpkins. Pero bago yan, tignan muna natin ang magandang view sa labas. Ang mga kulay ng dahon ng puno ay nag-iiba na ng kulay dahil sa transitions of weather kung saan nagsisimula na ang taglamig ng panahon dito sa Canada. After decades, nakapasok na rin kami sa loob ng Pingles Farm. Today is Monday at Thanksgiving nga dito sa Canada. Kaya naman sobrang busy ang farm sa dami ng tao na nandito ngayon sa farm. Ang una namin pinuntahan ay ang mga farm animals gaya nitong goat. Makikita natin alaga mga kambing dito sa ganda ng mga balahibo nila at malaya sila nakakatakbo sa loob ng kulungan nila. Marami din ang nagpapakain sa mga kambing dito kaya naman malulusog sila dito at yung iba sa kanila ay mukhang buntis pa nga. Si JJ naman ay tuwang-tuwa sa mga kambing dito kasi nga one time nagbisita din kami sa ibang farm at nagpakain ng mga kambing. So natutuwa siya sa mga kambing mula noon. Maganda bumisita sa mga farm dahil di lang nakakatuwa sila panoorin, nakakawala din ng stress ang makipag-interact sa mga animal farm. Recommended talaga para sa buong pamilya na bumisita sa mga farm at makipag-interact sa mga animals lalo na sa mga bagets gaya ni JJ. Dahil may natututunan sila na may mga animals na gaya ng mga ito sa labas ng bahay at hindi na lang lagi sa loob ng bahay at sa mga screen sila nakatutok. Masarap din sa pakaramdam ang ganda ng sikat ng araw at hangin na medyo may kalamigan pero tama lang ang ganda ng panahon. Nag-hi pa nga itong si JJ dito sa isang kambing. Ito nga may nakita akong dalawang kambing at feeling ko ay buntis silang dalawa. At feeling ko din na magkaibigan sila na parang nagchichismisan sila at the moment sino nga ba ang mga tatay ng mga anak nila. So chismis lang, pero moving on, madako na tayo sa mga pato, itik o manok na nandito sa kulungan. Makikita nyo naman si JJ na parang nag-i-enjoy talaga na manood nito mga pato. At itong mga pato ay naghihintay lang ng mga kakain, kaya naman wala ka naman kaming maibigay na pagkain, so naghihintay lang talaga sila. Although I'm sure napakain na sila ng kanilang mga amo, so ngayon kami naman ay manonood na lang dito sa labas ng kanilang kulungan. At si JJ minsan lang ito makakita ng mga ganitong hayop at gustong-gusto niya nga yung mga ganyang nakakatuwang tignan. At I'm pretty sure kung kaya lang kunin ni JJ itong mga nasa kulungan, ginawa niya na. Gusto niya ngang hawakan ng mga yan. So, gusto lang naman niya ipat yung mga ulo ng mga pato o manok na nandito kasi natutuwa siya. Hindi niya nga lang alam na pwede siyang habulin o kaya tukain ng mga yan. Ito nga isa nagkakamot sa kanyang dibdib. Ang cute nitong isa dahil medyo maraming buhok sa tuktok ng kanyang ulo. Madako naman tayo dito sa mga rabbits na tinuturo ni JJ. Nakita nyo naman may mga rabbit doon na nagpapahinga. Siguro busog na sila sa mga taong nagpakain sa kanila mula kanina pa. So, ayan, siguro inaantok na sila dahil sa kabusugan. Tignan nyo naman ang kanila mga bahay. Ang cute-cute. Meron pang nakalagay na McDonald's, fire station at kung ano-ano pa. Abangan nyo po ang part 2 ng ating adventure. Thank you for watching!